Soundcheck, test mic. Soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan yung part 2 ng ating top trending stocks, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. At pakipress na rin po si notification bell para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. And syempre, so we have here the part 1. So sa part 1, meron po tayo dyan dito, ASEAN, BSC, MM, MRC, PHA, AR, APL, TBGI, at Sinaw. Ayan. So we start na po tayo, no? Ayan. Unahin po natin si SSI. Ayan, so marami din po nagpo-post na to eh. Ayan, sa may Investagrams, no? No, ayan. So, i-check po natin sa part na to. So, we have here the daily chart. Ayan, so yun nga po, hindi na nag-hold sa may support, di ba? So, that's why siya ay binuhusan right now. So, bali sa part na to, pwede natin tong sabihin na support din eh. Kaya to sa part na to, no? So, possible support din yan. Okay. So, kung hindi pa siya dyan mateterminate at hindi siya mag-hold dyan, edi possible. So, next support na natin dito kay SSI is here. Sa 1.50, ano ba ito? 1.57, ano? Okay, so dito po yun. Dyan sa part na yan, ano? Ayan, so tignan po natin kung mag-hold or sell off ulit bukas dito. Ayan, no? So we have here high, lower high eh, diba? So bearish pa rin. Okay. Ayan. Tapos sa ating moving average, let's start with 50. Okay, 50. Tapos 100. Tapos 200, still intact pa naman, ano, di ba? Ayan. So syempre dapat kay cloud flat dapat 'yan. O, di ba? Flat. Ayan, so bakit? Kasi sideways eh. Ano? So flat si lower cloud and si upper cloud. Kasi nga siya ay sideways right now. Ayan. So pullback siya, no? Tapos, so kay RSI, ayun, laglag na po siya guys sa may trend line, ano? So this is bad for SSI pag ganito, no? So ayun, diba? So we have series of touches since nung March, no? 1, 2, 3, 4, and breakdown, okay? So, tignan po natin kung magbabounce bukas, no? Since siya ay nasa may support. Or, siya ay bubuhusan pa. Okay, dito. Okay, sa part na yan, ano? Ayan. Ayan. So, body support kasi ito, eh. Hindi ba? Ayan, na-support siya. Eh. Possible support. Ayan, ano? Ayan. Tapos sa ating MACD, okay, lower low pa rin, lower lows, okay, bearish. Okay, tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. So based dito kay MACD, si SSI is bearish, no? Bearish yung pagkaganyan. O, tapos dito naman sa may volume natin, so, tingnan natin kung mag-hold sa may part na to kasi support siya. So, double bottom to pagka ganyan, ano? So, first and second. So, sana guys mag-hold at mag-bounce, no? Ayan, bukas. So, next po natin is si Nickel. Ayan. Okay. So, baka na doble, no? I-check natin. Ayan, so wala naman pala.
Ayan. So, pasensya na po kayo pag yung mga stock na nasasama natin is naka halt or suspended, ano? And kasi nagbe-base lang tayo kung ano talaga yung trending stocks sa Investagrams. At syempre, sa PSE na rin yun, ano? Ayan. So, dito naman kay Nickel, still sideways pa rin. Okay, hindi makapanik dito sa may resistance around 5.4 pesos. Okay, sa part na to. Okay. Tapos ngayon, siya ay doji candle, eh, diba? Ayan. So, si Nickel is sideways pa rin. So, tignan po natin, ano? Kasi pagka ganyan, neutral yung market dito. Ayan, kay Nickel. Diba? Ayan, tapos meron pa tayong trend line dito. Still, ano pa naman din, ano? Intact pa rin. Si channel or trend line na sinasabi. O, ayan. Diba? So, based dito, kung siya ay bubuhusan, edi possible dito malaglag sa 4.95 pesos. Ayan, sa part na to kasi trend line yun, diba? So, we have here series of touches since October, no? So, we have 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. Ayan, kung siya ay magpo-pullback, no? So, sa moving average naman, let's start with 50, tapos 100, tapos 200, and still intact pa naman, ano, 50, 100, tapos 200. KK Cloud kaya. So, dapat flat to. Okay, so medyo flat naman siya, ano? Diba? Okay, so tingnan po natin kung siya ba ay magpo-pullback or breakout. So, pagka naman nag-breakout to, so what's next? E de, tingnan natin sa weekly chart. So, based dito, pagka nag-breakout, so what's next for Nickel? So, i-check po natin dito, ano? Okay, so pagka nag-breakout to, okay, so possible ang next is here sa 5.85 pesos, no? Diyan dito, malapit dito guys. So let's say sa 5.9 or 5.8 doon, ano, no? Ayan. So we have here series of touches, 1, 2, 3, and 4. Ayan. So tignan po natin, ano. Let's go back sa daily chart kay Nickel. Tapos tignan natin sa, ayan, sa indicators. So RSI. So overbought pa rin, ano. Tapos meron tayong trend line dito since noong March. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches na, ano, sa may trend line natin. So tingnan po natin kung pullback ba or breakout. Ayan, si Nickel, no? Tapos kay MACD, so possible na bang dito is bearish divergence, no? Or bearish crossover pala, ayun. Okay. So, bakit? Kasi nagko-converge si MACD line, ito si blue line, at si red line. Diba? Tapos, kay histogram, series of lower highs. Ayan. So, based dito, si Nickel is bearish pagka ganyan, ano? O, ayan. So, dito naman, okay, KOBV. So, tignan po natin. So, this is very crucial kasi pagka nag-print out to ng higher high bukas, edi, okay, possible, ano siya, breakout. Diba? So, pagka naman hindi, edi, ayun. So, pullback siya for sure, no? Diyan. So, tignan po natin, ano? Ayan, let's see. Tapos, meron ba tayong trend dito? I-check po natin, ano? So, meron tayong trend. Ayun, possible. Ito yung trend niya. So, diba, kay Nickel? So, meron siyang trend dito sa volume, ano? Ayan, so we have here 1, 2, 3, 4. And possible nga, pag hindi nag-breakout, edi pullback tayo rito sa may trend line. Ayan. So next po natin is si Fruit. Okay. So i-check po natin ito. So by the way,
Kahapon po, hindi na po ako nakapag-upload ulit, ano? Ay, kagabi pala. Saka ng madaling araw. So, super pagod eh. So, itatry po natin mamayang mag-upload pa, ano, about sa cryptocurrency naman. And kay Bitcoin, kay ETH, at sa mga ibang altcoins pa. Ayan. So, dito naman po kay Fruit. So, siya ay nasa resistance na rin, ano? Diba? So, we have here hanging man candle, ano? Tapos, kung titingnan natin, based sa previous, ano niya, candle. So, siya ay nag-print out ng bearish harami candle, ano? Pagkaganyan. So, we have here series of lower highs. So, we have high, lower high, lower high, no? So, looking bearish pagkaganyan po. Yeah, pero tignan natin sa ano. So, dapat kasi meron tayong confirmation candle na siya ay talagang bearish. Bukas. So, ayan. So, based dito, so, meron po tayong trend line. Okay. Since October din, ano? 1, 2, 3, 4, and possible dito 5. If ever na siya ay magpo-pull back, no? Okay. So, dito po yan sa 1.71 or 1.7. Basta malapit dun. And kasi trend line yan eh. Diba? So, tingnan po natin. So, kung siya naman ay magbe-break out. So, ayan. Let's see. So, dito po sa ating next resistance, possible dito na. Okay, sa part na to, no? Sa 1.88. Ah, dyan. Malapit dyan, guys. Ayan, sa 1.88. Ayan. So, tignan po natin kung magre-retest dito, ano, sa may previous high niya. Noong, ano ba to? Ayun. December, ano ba to? 16. Diba? December 16. Okay. So, dito naman sa moving average, let's start with 50. So, medyo malayo kasi nga bullish eh, diba? Tapos, 100. Still intact pa naman, 50, tapos 100, tapos 200. So, possible crossover dito kay 100 and 200 day moving average. Okay, ayun. Ayos. Tapos kay Cloud. So, kay Cloud naman medyo flat kasi nga sideways siya right now eh. Lower highs eh, diba? So, that's why dapat susunod si Cloud dyan. Oh, flat. Si lower and si upper, no? Flat. Ayan. Tapos, so sa ating RSI, sa ating indicator, sa meron ba tayong trend dito? Okay, so parang meron na po, ano? Pero, ayan. So, tignan natin kung masusunod tong trend line na to. Diba? Ayan, so tignan po natin to. So, para siyang trend line kasi. So, we have series of touches din, ano? 1, 2, tapos 3 and 4. Ah, diba? So, based dito, na-hit na yung ating resistance. So, that's why siya ay nag-pull back na rito. Ano? Ah, diba? So, dito nga nag-overshoot pa. Ayan. Super risky pag ganyan. Ano? Ayan. Tapos dito naman kay MACD. So, lower high na siya rito sa may histogram. Okay. Tapos, okay, sa part na to, medyo sideways na siya sa part na to, ano? Ayan, so tignan po natin, baka biglang mag-flip bukas yan. Tapos, kay volume, ayun. So, sell off na to, guys, na pagkaganyan. Ayun, ha? Diba? So, siya ay nag-pull back. So, sana, guys, sa part na to, siya ay healthy consolidation lang, no? At sana ma-hit yung ating ito trend line, ano? Kasi trend line yan eh. Diba? So, tignan po natin bukas si Fruit. So, next po natin si Tech. Okay. So, dito po kay Tech. Okay. So, ang papansin natin to is parang nabasag na yung ating trend line eh. Diba? So, we have here series of touches since November, no? Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, nag-close na siya sa may baba ng trend line.
So tingnan po natin kung makakabalik bukas, no? Yan. So pagka po kasi hindi, the possible sell off to. Yan. Support is okay, so pwede rito. Okay, sa part na to, no? Support siya, no? Sa 7 pesos malapit dito, no? Ayan. So tingnan po natin diyan. Ayan. Kasi base dito para siyang bearish divergence, 'di ba? Sabi natin nung mga nakaraang analysis, okay? So we have here high lower, high higher high, 'di ba? High higher high. Okay, sa may price action, tapos sa indicator natin. So we have here lower high, no? High lower high, which means possible bearish divergence, 'di ba? Ayan. Okay. So dito naman sa moving average, so i-check po natin ano, 50, tapos 100, tapos 200. Ayan. So tingnan natin kung siya ba ay healthy consolidation lang, no? Okay, sa part na to. Ayan. Pero si 200 at si 50 is nagko-converge naman po. 'Di ba? Ayan. So tingnan po natin ano. Tapos kay cloud, eh syempre flat dapat 'yan, ano? Flat. 'Di ba? So flat nga. Ayan, si lower. Kaso dito sa part na to, kay upper cloud is medyo palaban pa siya. 'Di ba? So tingnan po natin kung siya ay mag-flip, no? Bukas. So dito naman kay RSI. Okay, so nabasag na rin ating trend line, ating support. So basag na rin po, ano? So sa part na to, ito na 'yung pinaka magiging natin dito support. Ito guys, no? So bakit? Kasi trend line din to eh. O di ba? Ayan, so trend line din to, guys. So we have series of touches. 1 2 3. Okay, so pwede na to, no? 3 4 5 6 7 8 and possible dito nga 9. Ayan, so tignan po natin ano. So possible nga nabuhusan pa yan kasi nabasag na 'yung support eh. Eh kay MACD. So dito kay MACD, so possible, no? Kasi nga si MACD is lagging indicator yan. Possible bearish crossover to, no? Bukas. Kaya expect natin more likely siya ay magse-sell off si Tech. Eh dito kay OBV. So dito naman, ala, binubuhusan eh, 'di ba? So base dito, yung support natin is here. Okay, so mag-adjust tayo na konti. Ayan, so dito, ano? Okay, sa area na 'to. Diyan. So hindi pa naman nai-hit. So possible bukas ma-hit 'yan. Tapos yung next po natin is si DD, no? Ayan, so check po natin. Marami din nagpo-post na to eh. And about kay DD, no? Ayan. So dito naman kay DD, so fresh breakout nga, tapos boom, nag-bounce ngayon, no? Kay kanina pala. So tingnan po natin kung makakapanik. Ayan. So dito po sa ating daily chart, so pagka siya ay nakapanik, edi possible yung next target natin dito kay DD is, so dito pwede. Okay, sa part na to. Ayan, sa may 18.15 pesos. At dyan, ano, kasi makapal dito yung ano eh. Yung pagkakadrawing natin kasi makapal eh. O, ayan. So i-update natin ngayon, ano. Ayan, so resistance na siya. So pagka nakapanik, possible dun nga or here muna, ano. Ayan, so mag-adjust tayo na konti kasi masyadong ano, makakapal yung ating dino-drawing. Ayan, so dito po. Okay, around here. Ayan, 17.4 muna pala, ano. Diyan, kasi meron din ditong mga ano eh, mga touches eh. 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 'di ba? 17.4 pesos yung next. Okay, pagka nakapanik, no? Ayan. So pagka naman hindi, edi possible
So baka bumalik tayo dito saan. Okay. O, support na to eh. Diba? Okay, nasa part na to, support na siya. Diyan, ano? So, 16 point, ano ba to? 16.3 pesos. Diyan, ano? Ayan, no? Series of touches, we have, ayan, no? Dami. O, diba? Ayan pa. 16.3, no? Doon. Ayan. Tapos, sa moving average, so, i-check po natin, ano? So, 50. Ay, pataas naman yung trajectory. Tapos, 100. Okay. So, looking good naman to, ano? So, nagko-converge si 50 at 100 day moving average. So, what about naman kay 200? So, dito kay 200. So, tignan po natin kung ayan, magkakaroon ng golden cross dito. Tapos kay Cloud, so kay Cloud naman, okay, pataas, nice. Okay, pataas yung kanyang trajectory, ano? Si upper and lower Cloud is pataas din. Nice. So dito naman kay RSI, so check po natin, ano? Okay, so looking for a big breakout dito sa overbought area to, ano? So tignan po natin. So bali dito kasi siya ay nag-breakout na ulit, di ba? So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Boom. So nag-breakout kanina, no? Or nung Friday, di ba? So this is good, no? Ayan. Tapos dito naman, kay MACD. So nagda-diverge si MACD line at signal line. So looking bullish naman dito, no? And as well sa ating histogram, series of higher highs. So based po dito kay MACD, si DD is bullish. Ayan po. Tapos kay volume. So, meron bang demand? Meron po, ano? So, bakit? Kasi siya ay nag-print out ng higher high. So, breakout, no? High, higher high. And low, higher low. Which means, bullish pag gaganyan, ano? Higher high. So, next po natin is si PX. Ayan. So, parang meron dito kasing disclosure, eh, di ba? So, anyway, wala naman akong or di ako interested sa mga disclosure. So sa chart lang talaga ako nagbe-base. Ayan. Normally, ano? Pero pagka sa cryptocurrency, edi syempre, nagsesearch tayo. Kasi, mas risky dun, no? Compare dito sa may stock market. So, ayan. So, dito po kay PX. So, check po natin. At medyo hindi tayo familiar dito eh. Kasi hindi natin siya madalas makover, no? O, ayan. So, nag-retest na siya halos dito sa may, ano natin, resistance, di ba? So, we have series of touches dito. O, ayan, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and boom. Diba? So, almost na-hit na guys yung ating resistance dito kay PX. O, ayan. So, kung titignan natin, pwede pa naman siyang ayan, umakyat hanggang dito, ano? Sa 5.65 pesos. Ayan. So, tingnan po natin. So, kung siya naman ay hindi makakaakyat, edi yung support is here. Okay, so dito po yun, ano? Sa 5 point, ano ba ito? 5.22 pesos, malapit dun, no? Ayan, series of touches eh. 1, 2, 3, 4, 5, di ba? 5.22 pesos yung support. No, ayan. So, meron ba tayong trend line? So, i-check po natin dito, ano? Okay, so baka lang meron. O, ayan. So, meron nga po. O, diba? Trend line to eh. Since nung June, ano? So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Diba? Trend line yan. So, trend is our friend. Okay, palagi natin sinasabi yan, no?
Tapos ang moving average 50. Okay, so nag-bounce doon ano? Nice. Tapos 100 and 200. Ayan, so still intact pa naman tayo kay PX. Tapos kay Cloud, okay, so dapat siya ay bumaluktot na pataas. Pero hindi pa siya visible dito, no? So bakit? Kasi nga lower highs pa rin to, guys, no? So we have here since October, no? High, lower high pa rin eh. Ayan, so dapat kasi mag-print out muna siya ng higher high, no? So, ayan. Tapos so sa ating RSI, so looking good naman siya, no? So tingnan po natin yung resistance dito. So meron ba? So yung resistance possible dito around here. Okay, so dyan ano. Ayan, so tingnan po natin kung makakapanik. Tapos so kay MACD naman, so bullish divergence or crossover pala, di ba? Tapos nagda-diverge si MACD line at signal line. So sign of ano yan, bullishness pag ganyan ano. Tapos kay histogram, higher highs. So ayan. Tapos so saan pa? So dito naman kay OBV, so wala pa tayong higher high ulit dito, no? Hindi ba? Ayan. So tingnan po natin kung magbe-breakout this week, no? Si PX based dito sa volume natin. Ayan. So next po natin si OPM. Ayan, so marami din po nagpo-post about kay OPM. Okay. So ito kasi basura stock to, no? Penny stock, guys. Ay, kaya kung papansinin niyo, masyadong intrusive yung itsura, no? Nung chart eh. Hindi ba? So body support natin dito is here sa 0.011, no? Or 12. Okay? Tapos yung resistance is here sa 0.014. Ayun. So yun na siya, no? Kasi nga ano siya? Basura stock eh. Tapos dito naman sa moving average, let's start with 50, tapos 100, still okay pa naman to, no? Tapos 200, ayun. So fresh ano pa lang to? Fresh golden cross, di ba? Ayan, so marami pa tong ibubuga. Kumbaga, no? And kasi malapit lang din dito sa moving average, eh. Di ba? So possible start to ng mark up piece, no? Kay OPM. Ayan. So pataas naman na siya, eh, di ba? Tapos sa ating Cloud, so i-check po natin ano. So meron bang progress? So since siya ay sideways right now, so that's why si Cloud is nag-print out ng flat line sa lower and upper Cloud. Ah, di ba? Ayan. So tignan po natin ano. Tapos dito naman kay RSI, so meron tayong trend line since nung March, no? So we have 1, okay, 1, 2, series of 3, 4, and possible kung bubuusan nga, edo dito tayo. Ayan, so may trend, no? O, dyan. So tignan po natin. Okay. Tapos dito naman kay MACD, so medyo super taas na, no? And kay histogram, lower highs. So based dito, looking bearish pagka ganyan. Ayan, so anytime pwede itong bumalok at pababa, ano? And si MACD line. So dito naman kay volume, ala, walang demand. Flat eh, diba? Ayan, so flat siya, walang demand pagka ganyan. Or konti lang yung demand niya, kaya hindi tumataas yung price, no? Kasi pagka tumaas yung price, meaning nun, talagang may bumibili, no? Diba? May bumibili sa mas mataas na presyo. Ayun. So, ganun lang naman. Kaya tumataas yung price. So, meaning nun, mas bulky yung mga buyers, no? Mas ano sila? Mas optimistic na bumili compare sa magbenta. So, that's why
yung price is tumataas. Oh, ayan. Tapos yung nickel natin, okay, ay naulit pala to. Edes, ano muna tayo sa TBGI? TBGI. Ayan, TBGI. So, dito naman kay TBGI, parang naulit na rin to. Ay, hindi naman, ano? Ayan, so hindi siya naulit. Akala ko naulit na eh, sa part 1 eh. Ayan, so dito po, siya ay nag-breakout, tapos meron pang gap up, no? So, nag-breakout sa ating trend line, sa ating channel. So, we have 1, 2, 3, 4, and boom. Diba? So, nag-breakout sa ating trend line, and as well sa ating resistance sa may taas. So, yun nga lang, siya ay binubuhusan ngayon, ano? Diba? So, we have here, shooting star, pagka ganyan, no? So, mahaba yung wick sa may taas, tapos almost wala or okay, maliit na yung wick sa may baba. Okay. So, based dito, okay, so maraming ano dito nagbentahan sa part na to or sa price na to, no? Sa may 0.4 to 0.38. No, ayan. So, sana guys, si TBGI is mag-hold dito sa may support niya. 0.37. Yan. So, tignan po natin. Kasi, si shooting star kasi is ano yan? Possible reversal pattern. Ano? Bearish reversal pattern. Ayan. Pero wala pa naman kasing confirmation candle. Eh, diba? So, tignan po natin. Bukas. Tapos, sa moving average, 50. Okay. Tapos, 100. Still intact pa naman din, ano? 50, 100, tapos 200. Okay, nice. So, dito kay Cloud. So, kay Cloud naman, pataas parehas. Kaya siya ay bullish, diba? Ayan, bullish because siya ay nag-print out ng higher high. Higher high, diba? So, what about naman sa mga indicators natin? Let's start with RSI. Ayun, so nag-bounce siya sa may trend line, ano? Since ano ba ito? March. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and boom. 7, ano? Ayun, so nag-bounce. So, base dito, tignan po natin kung magririta siya rito, ano? Okay. Sa may green, ano to? Ayan, sa may green box. Diba? Ayan, so ito yung resistance niya. Tapos, so, kay MACD naman, so, nagda-diverge pa rin. Diba? Bullish, pagka ganyan. Tapos, dito naman kay histogram, higher high. So, yun nga lang kasi, yung na-iprint na candle is bearish. Diba? Bearish reversal, pagka ganyan. Pero sabi ko nga kanina, wala pa namang confirmation candle, no? Na siya ay talagang bearish. Ayan. So, sana nga mag-hold dyan sa may support. Tapos, volume. So, meron bang demand? Meron po. So, yun nga lang. Since nung nag-breakout siya, wala pa tayong pullback rito. Diba? Ayan. So, this is, ayan. So, ito yung pinaka-risky part dito sa fresh breakout, no? Pagka wala pa siyang pullback. So, baka kasi biglang mag-TP yung mga jockeys. Ayan. So, next po natin. So, let's say si JFC na lang, ano? Oh, ayan. So, si JFC na lang. Ipalit natin kay isang nickel. Kasi na-doubly. JFC. Ayan po. So, dito kay JFC. Okay, so, i-check natin to, ano? At medyo... Okay, wala tayong update dito, eh. Diba? So, based dito sa ating daily chart kay JFC, so siya ay nasa support right now sa 200, ano ba ito? 202 pesos. Diba? So, pagka hindi nag-hold, edi, syempre, sell-off ulit tayo rito. Okay? So, yung possible next support is here sa 195 pesos. Nandiyan sa part na to, no? Tapos, meron ba tayong trend? Trendline, meron.
Ayan, so i-check po natin, ano. Ayan. So magbura muna tayo ng konti-konti. Ayan, tapos i-check natin ngayon kung meron trend line. Meron ba? So parang ito ba? Okay, so parang ito siya, 'di ba? So we have series of touches 1 2 3 and 4. Ayan, so trend line niya na, no? So pagka hindi nag-hold diyan, boom, basag, 'di ba? So massive sell off pagka ganyan, no? Pagka hindi nag-hold at nabasag yung trend line. Tapos sa moving average 50, 100, still intact pa naman din, ano? 200, ayun. Nice. Tapos kay Cloud, so kay Cloud medyo flat, no? So flat si lower and upper Cloud. So bakit? Kasi nga siya ay sideways right now, or siya ay pull back, no? 'Di ba? So pababa. So, ayan. Tapos ating mga indicators. So very obvious naman, series of lower highs bearish, no? Matapos kayon. Ayun. So parang nalaglag na sa may support natin. So possible ang next support is here. 'Di ba? Ayan, so dito po. Okay, sa part na 'to, diyan. Ayan, so hindi pa naman na-hit yung ating support dito, kaya RSI. Tapos kay MACD, so looking bearish to, no? So bakit? Kasi nagda-diverge si MACD line at signal line. And as well, si histogram is nagpiprint out pa rin ng lower lows. Which means, si JFC is bearish based dito kay MACD. So very obvious naman, ano? Tapos sa volume din, ganun. Di ba? So strong sell-off ang nangyari. Okay. So possible din kasi nag-pull out na yung iba rito tapos ipinasok sa mga talagang trending na stocks. Like kay dito, no? Pwede, 'di ba? So hindi po natin sinasabi na talagang ganun yung pinaka naging sentiment dito. Ayan. So tingnan po natin, ano. So based dito, si JFC is bearish pag ganyan. Ayan. So next natin is, okay, last is si PSEI. So i-update lang po natin to at tapos na po tayo. Okay, so dito po kay PSEI, so siya ay nasa support pa rin, ano? Diba? Support pa rin yan. Okay. So tingnan po natin kung magre-retest dito sa 7.3K, no? Okay, around here. Dito. Diyan. Ayan. So sa part na to, pwede pa rin tumbuhusan kasi hanggang dito. 7.17, ano? 7.17K. Okay. So dito po 'yun sa part na to. Ayan. Kasi kanina nag-retest lang dito, eh. Pero possible bukas, ano, kung talagang bearish pa siya, pwede magre-retest ulit dito 'yan, or even siya ay mag-close kay malapit dito. Ayan. So tingnan po natin tapos sa moving average 50. Okay, nasaan? Ayun. 100 tapos 200, still intact pa naman din, ano? And sa cloud natin medyo flat, kay parehas si lower and upper cloud because si price action is sideways right now. 'Di ba? Okay, ayan. Tapos dito naman kay RSI. Okay, so looking bearish, ano? High, lower, high, lower, high, lower, high, eh, 'di ba? So tingnan po natin, this is very crucial. Sa bakit po? Kasi siya ay nasa support at pagka hindi nag-bounce yan, so expect natin massive sell-off, no? Ayan. Tapos i-check natin kung meron tayong trend line. So parang trend line kasi ito, eh. Pero ayan. Ayan, so trend line nga ito, ano? Diba? Ayan na, so trend line to, guys, no?
since noong July 1, 2, 3, 4, 5, 6, and possible nga dito. So pagka hindi nag-bounce dyan, ayun lang, no? So grabe yan, sell-off yan pagka ganyan. Diba? O, ayan, no? So tignan po natin, tapos, pipit down. So dito naman kay MACD, so nagda-diverge, bearish, ano? Ayan, no? Diba? Bearish. Tapos dito rin, lower lows. Histogram, bearish din to, no? Pagka ganyan. So based dito, si PSEI is bearish. Ayan, kay MACD. So what about naman kay volume? So dito kay volume, so maliwanag po, ano? Lower highs. High, lower, high, lower, high. Bearish, pagka ganyan, no? Diba? Ayan. So tingnan natin kung siya ay magse-sell off pa. Ayan. So I think tapos na po tayo sa ating part 2. So see you po sa next video. Bye-bye.